balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Sa December 17, magbabalik si former interim WBA featherweight champion Jack El Capitan Tepora. At ang unang ang napabalita na kanyang makakalaban ay si Ryan Maano na may record na 5 wins, 11 losses and 2 draws. Pero dahil ayon sa Games and Amusements Board, hindi umano patas ang laban. Kaya kahit 2 buwan nang nakaensayo ang journeyman, kailangan pa rin siyang palitan. Ngayon ang napili na ngang pamalit ay ang Laguna-based fighter na si Gino Rodrigo. Ang kanyang record, 6 wins, 2 losses and 2 draws. At bagamat malayo pa rin on paper ang kartada nitong si Rodrigo kumpara kay Tepora, kahit papaano nakapagtala naman siya ng magandang panalo sa huli niyang laban kung saan tinalo niya via decision ang dating prospect na si Roberto Gonzalez. Samantala sa Mexico naman, kasabay ng Porter versus Crawford, natuloy ang pagtatapat ng mga dating world champions na sina Marco Antonio Barrera at ni Daniel Ponce de Leon sa isang 6-round scheduled exhibition match na may 2 minuto kada round. Sa kanilang laban, andon pa rin naman yung kanilang matitinik na galawan, kaso dahil nga parehong lipas at may kabigatan, mabagal-bagal at wala nang gaanong diin ang mga suntok. Ganun pa man, kahit nga nagkakahalaga ang laban ng 4.99 hanggang $9.99, depende kung saang platform mo papanoorin ng pay-per-view, wala namang problema dahil ito po ay isang charity event. At pagkatapos rin ng 6 na round dahil nga exhibition, tabla ang hatol sa laban. Mapunta naman tayo dito sa lightweight division, ang timbang kung saan ang 4 na undefeated best fighter ngayon ay sina Ryan Garcia, Devin Haney, Teofimo Lopez at Gervonta Davis. Sa panayam ni Brian Custer sa isa sa mga top dog ng lightweight division na si Tank, sinabi niyang pagka ang pinag-uusapan raw ay yung hindi napalag sa kapo niya bigatin, eh siya raw lagi ang nababanggit. Pero kung titignan umano, ang tanging 135-pounder lamang na pumalag sa malakas ay si Teofimo Lopez na tinalo si Lomachenko, pero ayaw naman daw magbigay ng rematch. Ayon pa kay Gervonta, hindi raw niya alam kung kailan sila paglalaban-labanin, pwedeng sa susunod na taon o sa isa pang taon. Pero huwag naman umano sanang siya lagi ang sinasabing hindi lumalaban kontra sa mga kagaya niyang nasa tuktok. Sa tingin rin niya, kaya lang siguro siya pinupuro ay dahil sa nagagawa niyang numero sa mga pay-per-view. Maski nga si Haney na may laban sa December 4, isang araw bago ang laban nila ni Isaac Cruz, ay hindi rin nakalusot kay Davis at sinabing wala rin daw bilang ang kanyang makakalaban na si interim WBC champion Jojo Diaz. Wala nang tune-up, diretso agad sa championship. Yan ang gusto ni Keith One-Time Thurman na huling lumaban noong 2019 kung saan tinalo siya ni Senator Manny Pacquiao. Sa panayam sa kanya ng The Athletic, payag raw siyang labanan sa summer o pagkatapos ng 8 buwan ang kasalukuyang WBO welterweight champion. Si Terence Crawford raw kasi ay gustong mapaganda pa lalo ang kanyang resume. At para magawa yon, bukod sa pagkuha ng mga titulo, kailangan rin umano niyang tumalo ng mga may pangalan. Pero baka maging secondary o tertiary option lamang itong si Thurman dahil ang free agent ng si Crawford ay iginiit na ang gusto talaga niyang sunod na talunin sa welterweight ay si Unified IBF at WBC champion na si Errol Spence, na ayon nga sa taga Nebraska ay bahag raw kasi ang buntot kaya ayaw pumalag. Saka andyan din ang WBA champion na si Yordenis Ugas na posibleng mapagbigyan ng organisasyon na lumaban sa unification. Kaya maraming magiging kaagaw si Thurman sa oportunidad na gusto niyang makuha. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, Prodigy.